yung kanilang ano eh. Nandito na yung kanilang official host ni Manny Pacman. Pacquiao! Kuya! Ikaw na siguro, wala na akong boses. Wala pa ka mo natin! Magandang gabi, Pacquiao! Kamusta po kayong lahat? Okay lang po ba? Lahat po naman dito po sa stage, mamala po tayo para po makita po yung ating mong ginagawa po dito. Salamat po! Salamat po! Pwede ko ba makita ang gawain ng lahat? Makita ko rin po sa inyo! Kumusta? Ang mga talaga ko ba makasabot ng Bisaya ang mga literal? Hindi lahat. Yeah. Ano bang salita meron ang Tagloban? Ay! Gusto ko ang bali ng ingay ang mga wala! Former Governor Luz Favo at pumapunta na po kami dito, sobrang excited na po ang ating paparating na Presidente, walang iba, siyempre pa, si President Manny Pacquiao! Mga Tagloban, gusto ko sabayan nyo ako ha, dahil mamaya sa pag-ibon po namin sa Luzon, Visayas and Mindanao, may pinapakausap ko kami sa lahat ng mga bisita namin, mga pupuntahan, bago po siya dumating. Okay lang po ba? Pakikuha po lang inyong mga cellphone. Yan. Tapos pindutin yung real flashlight. Yan. Gusto kong makita ng Tagloban! Ilaw! Ilaw! Ilaw ng Tagloban! Ilaw pa! Gusto ko makita ng ilaw? Paki-off po lang lang dito. Paki-off po, paki-off. Ilaw ng Wow! Salamat po! So pagkakataba po ng puso, hindi po presensya po dito sa lahat ng mga waray, kisa may mga Bisaya at hindi eh! Sana, taigsuunan mga kapayan po natin na dito ngayon, isang napakalagang araw po ito, hindi na po kay Manny Pacquiao, kundi po sa ating bansa. Alam ko po, mahal na mahal po natin ang ating bansa. Lahat po tayo dumaan na sa maraming presidente. Panahon naman na tayong mga mahirap ang malalo sa isyo na ito. Pero sa totoo lang, Tagloban, sa dami niyo ngayong gabi, ramdam po namin na kasama po ni President Manny Pacquiao na si Manny Pacquiao po panalo na dito sa Tagloban! Yan. Eto. Pagpatisan natin po kayo. Kasi gusto ko, maingay tayo. Ipakita natin yung pwersa natin. Okay, mga taga-Tacloban. Pagsasabi ko pong Manny, sisigaw po kayo lahat ng Pacquiao. Tacloban! Pag sinabi ko, Manny, ang sigaw ng lahat ay... Ay, na. Pwersa. Kailangan ko ng pwersa. Kailangan ko ng ingay. Tagloban, pag sinabi ko ang Manny, ang sigaw ninyong lahat ay Pagkutom na Bisaya. One last. Gusto ko lahat, atin dun sa likod. Gusto ko marinig yung Pacquiao natin. Tagloban, pag sinabi ko ang Manny, ang sigaw ng lahat ay Pagpapagay po ang sarili niyo mga taga-Tacloban. Ang gagaling niyo! Sobra! Hello po tayo! Kumusta po? Kasama niyo po kayo ng Apo? Kumusta? Saan barangay po kayo sa Tacloban? Barangay sa Guan, sa Barangay Benchico, Patel. Barangay Benchico, sa Barangay Benchico, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, So, ang barangay natin dito, numero, Miriam, okay po. Ilan barangay meron ng Tacloban? Mahina ko na internet niya. 139 barangays. Kung maalala niyo po, nung nakarapong Yolanda, sa mga nakakaalala, si Manny Pacquiao po ay pumunta po dito.
Dahil ganyan po ang kamahal ni Manny Pacquiao ang mga taga-global. Palapakan naman natin yan. Sana po. Kaya nga po, nagpaplano na kami sa Mascienzo na pupunta last 2 weeks po na ating kampanya. Sinabi niya, siguraduhin ninyo na ang Tacloban mailagay sa schedule ko. Yan. Kaya po, palakpakan po natin si Manny Pacquiao! Salamat po. Alam po namin na kanina po kami dito habang pagbihay po kami. Ang sabi nga, dami ng tao sa RTR. Ito po, para alam nyo lang kung ano nangyayari ngayon. Bibisita lang po sa inyek. Bibigyan lang po ng respeto si President Manny Pacquiao sa ating kong gobernador. Pagkatapos, diretso po agad dito yan. Malapit ang dito. Malapit na. Ako na sasagot. Makaumulan na. Apo, sige po. Huwag mo kayo lang. Pwede po, bisitahin kayo dyan. Ako na po ba? Kuya! Teka, asa mga kuya? Teka, saan po kayo dito sa Tacloban? Babaklon. Babaklon. Sino mga taga-babaklon dito? Kami mga taga-babaklon! Sige. Ayun po lang. Saan po kayo? Saan? Saan? Taga-Biringan. Biringan. Mga taga-Biringan, make some noise! Ang taga-Biringan! Pag-aaral naman. Teka, saan ka kuya? Taga-Siwon! Taga-Siwon. UPC, at ikaw po yung one. So mga kababayan, pwede sa Tacloban, ako po yung taga-General Santos City, Bisaya. Pero ano po ako sa Tagalog, English, whatever. Alam niyo po, yung narinig po natin na libreng pabahay ni Manny Pacquiao. Pwede po bang matanong to, personal na tanong ito sa inyo lahat, bawat isa sa inyo. Sino po ang hindi naniniwala? Okay lang yan. Naintindihan ko yan, naintindihan ko yan. Si Manny Pacquiao po, para maintindihan po ng lahat, 2005 pa lang, si Manny Pacquiao, hindi pa siya politiko, boksingero pa siya. 50% ng kanyang income sa boxing, ma 1 billion, 2 billion, 3 billion man yan, 50% of that, ipinamimigay po niya sa mga mahihirap. Ilang Pacman Village pa meron ang Sarangani at General Santos? Maraming maraming na po. Kaya nga po, sa eleksyon na ito, wala pong isang presidential na hindi po ramdam ang nararamdaman ng mga mahihirap. Magitin niyo sa akin kung sino. Sino sa kanila nakatulog na sa kalye? Karton ang gamit. Nasusukan mo na? Nasusukan mo na rin ba? Na isang buong araw, tubig ang iluwin mo. Marami sa atin na karanas sa ganyan. Gusto ko lang po pag-isipan po ng lahat ng mga taga-Tacloban na ang laban po na ito, Diyos ko si Manny Pacquiao pwede lang pahinga. Sobrang yaman na yan. Ang gusto lang ni Manny Pacquiao, matulungan ang mga mahirap natin mga kababayan. Dahil doon po siya galing, palakpakan po natin isang Manny Pacquiao. Dahil kung ibibigay sa kanya ng Diyos at sa taong bayan ang pwesto sa mga kanyang lahat ng mga walang tirahan sa Pilipinas, 101% magkakaroon ng libre bahay! Totoo po yan. Dahil marami na pong mga taga sa Nagani Province na kung siya naging kumisista po siya sa General Santos po nagkaroon ng libre bahay. Gusto ko niya lahat po naman kababayan natin na wala pong bahay ay magkaroon ng kanyang sarili tahanan. Pwede po magtanong, sino mo sa inyo dito wala pang bahay, lumubahay pa? Dami. Sa sobrang dami po natin, ikakatuwa po yung President Manny Pacquiao. Bakit? Dahil alam niya, pag ilagay siya sa, ng Diyos niya sa pwesto na yan, lahat na mawalang tahanan, mabibigyan po niya ng tahanan. Isa po sa mga priority ni President Manny Pacquiao ang magkaroon po kayo ng sarili ng tahanan. Palakpakan po natin si Senator Manny Pacquiao. Kaya po, ilang salit na lang, alam po namin, sabit na po kayo. Kapagin po natin ang pagdating siyempre. At para parinig ko rin ang mensahe, matunggan ninyo, marinig ninyo ang mensahe ni President Manny Pacquiao. Tacloban! Pag sinabi ko po Manny, sisigaw natin Pacquiao! Manny! Pacquiao! Manny! Pacquiao!
Yan. Mamaya po, reserve muna natin yun. Last night natin sa cellphone, kay off bola para mapagal po tayo mamaya, pampalat tayo mamaya. Mamaya po, bisita din po ni Manny Pacquiao, siyempre ang kanyang misis na si Mrs. Jiggy Honora Pacquiao. At kasama din po natin mamaya ang nanay at ng nanay ni Raymond at Richard Gutierrez. Kasama ang Arabal Rama, makasama din po natin ngayon. Tapos din po natin bisaya. Ewan na, pagkatakoban, ilang sabit na lang. Parating na ang ating bago presidente, Manny Pacquiao. Palapang na rin sa akin. Music ko na, Nestro. Banda muna, banda! O, patugtog muna yung banda natin. O, yung banda muna. Para marinig ng mga bisita natin na nakarating lang ngayon gabi. Antay-antay lang ako kayo. Dahil parating na. Sahol na ba? Okay, ito muna. Panawagin ha. Kung sino po ang nawawala ng bata, kuyari ka muna. Oo, andon daw sa may, sabi mo, ito muna. Nahirap gumawa ng bata pag gabi. Umaga, mas madali kasi kita-kita ang bata. Okay, yung bata ay nasa sa may command post daw. Sino nawawala ng bata dyan? Oo, pakikuha na lang. Ha? Okay, batang babae pa naman. Ha? Mahirap gumawa ng batang babae. Kasi ako, pangarap ko magkaroon ng anak na babae. Kasi ang lahat ng anak ko, puro lalaki. Pag wala ako, nakalipstick. Kapira naman. Sakit sa loob. Medyo lang ha. Okay sir, thank you po. Oh, panawagan doon sa nawawalang bata. Nanay, huwag niyo po mababayaan yung anak niyo. Mahirap po gumawa niya magmadaling araw. Nakakapuyat. Pakikuha na lang. Okay. Oh, ito pa. May nawawala din. Nahulog. Ang babay na mga ano natin. Na mga ano to? Officers natin. Wallet! May laman na 10 million! Kasi ba? Hindi ata eh. Colin Brown! May nakasulat na? Wow! May nakasulat na Forever Young Max! O, oh, nasa police command post po. Oh. Tapos may nakasulat po sa likod, I love you too. O, oh, kapitin ka po, sir. O, oh, pakikuha na lang mga nawawalang wallet na doon sa loob ng wallet yung bata. Pakikuha na lang. Joke lang, joke lang. Okay, bata, pagkakataon nila. Sa
Isang taon pa tapang hindi may takot sa Diyos. Hanggang lumabag kahit sino pang nasa likod. Tuduhugin ang kapagpahirap sa lahat. Kaya humanda na sa kamahod ang malakas. May nakapila ang maraming kahihirap. May magtatanggol. Sabay! Lahat. Bayad! Na upang tayo marinig. Bayad! Nang nahirap atin ang makakabi. Bayad! Bangon lahat ang makakot! Bale! Inap at inahanap! Bale! Lapang huwag na nalabot! Thank you.
Okay. Okay. Mike, pataas ng mic dito. One, hey. One, hey, hey. Pabilog mo, pabilog. Pabilog yung mic ko. Pakilakas din kasi wala na ako. Yan, one. Yan yung magandang tulog. Palagyan ng bilog. Pabuo po, pabuo. Okay. Ito muna. Kasi nga po sinasabi ko po sa inyo lahat na malapit na siya. Kasi yung mga kasama ni Senator Manny Pangpangpangel, nandito lang sila lahat, nasa likod ko po. Ngayon, masosurprise kayo kasi sa gitna dadaan yan. Sa gitna dadaan, kaya pakipatayan yan. At ngayon po ay halimbawa po na bigyan pagkakataon para ipakilala po sa inyo ang napakasipag na tumutulong sa ating mahal na Pangulo. Umuran, uman na uman, ha? Mga kasangkayan, ipakilala natin Attorney Mike Lupiga, PDP Laban, Vice President for Visayas. Palakpakan po natin, mga kababayan. Malakas ang palakpakan po. Ayan po. At kasama po si Doktora Grace T. Lupiga, PDP Laban, Lady Provincial Apprentice President. Yan po mga kababayan. At syempre, uulitin ko po ha, mula po sa PDP Piliran Province Chairman MP3 Commission Chairman, Attorney Ray Esmeralda. Palakpakan po natin mga kababayan. At syempre, mula naman sa Northern Samar, kung saan ho ako isinilang, kung saan ho ako lumaki, at hindi talaga ako lumaki. Nakita niyo naman, hindi naman talaga ako malaki, matangkad lang. Wala ni ba, ha? Ang aking best friend, guwapo pa sa akin. Wala ni ba kundi si Mr. Ivan Ribadulla, PDP Laban, National Treasurer, Northern Samar, Provincial Chairman. Palakpakan po natin! Ayan po mga kababayan, ano ha? So, uulitin ko ito sa mga bagong dating. Meron ba mga bagong dating dyan? Ah, wala na. Okay. Sa mga wala na dadating, narating pa lang yan. Kasi kasama sila doon sa motorcade. So, pupuno yan. Kaya huwag na ho kayo aalis sa pwesto nyo. Kasi pag umalis kayo sa pwesto nyo, popwestuhan yan nila doon. Doon yung doon. Bahala nga sa doon. Ayos lang! Alam ko po, nararamdaman ko po ang nararamdaman nyo. Kasi ako din po ay nararamdaman ko. Hindi pa po kami kumakain. Pag-alis po namin dyan sa Burungan City. Pero ito po nakakatawa. Habang nagbabiyahe kami, nagdadasan ho ako. Sabi ko sana, yung nasa naunahan na sasakyan, maihi sila. Ang hirap, oh, ang hirap. Kasi pag convoy ka, hindi ka pwede huminto, maiiwan ka. Sabi ko sana, maini yung driver sa unahan na convoy. Kaya dami namin, oh, hininig, huminto. Sabi ko, salamat Lord, pinakinggan mo na maihi kami. Oh, umihi kami. Ang problema, nung umihi ako, siguro sa bakay kami, manis na. Eh, akala nyo, ha? Okay. So ano muna, para di maubos ang boses ko, dahil pinakilala ko naman sa inyo, meron pa ba ako nakalimutan? O, reviewin ko ulit ha. Ito muna yung pinakamagandang babae mula po sa Sugod Southern Limited. Ayun po. Okay. Ang aming pong regional officers na very, very active po talaga. Isipin niyo po, mula Biliran, Tagloban, iniikot niyo po ang Eastern Visayas, nakakapunta sa Northern Samar sa lugar namin, dyan po sa Katarman. Ang aming po ang regional officers, PDP Laban Regional President, palakpakan po natin mga kaibigan, ang napakagandang dilag, Miss Elvera Gan. Pakitayo ma'am, kayo po. Ayan po, ayan po si ma'am. Ayan po, okay. So, nakikita niyo po ma'am, baka meron po kayong mensahe ngayong gabi para mabusog po sila. Hello po, good evening sa lahat. Any minute, dadating na si Senator Manny Pacquiao. Meron lang silang ginaanan.
Ngayon, I would like to clear lang na itong activity na ito wouldn't be possible without three groups and other parallel groups supporting our Senator Manny Pacquiao. Ito yung ating Pilipilaban, Prongdi, at ating People's Champ Movement. So, nandito din ngayon, aside from your PDP officers ng Region 8, nandito din ang ating mga People's Champ Movement ng Region 8 headed by Pastor Jerry De La Peña, Regional Director for PCM Religious and Political. And nandito din sa atin ngayon ang kanyang mga provincial heads, provincial chairman ng Region 8 kasama sina Pastor Harry. Pastor Harry, where are you? I swear, come here po. Pastor Jerry, come here po. And then yung kanyang assistant regional director for Region 8, I see Pastor Freddy, he was introduced a while ago. But I would like them to come over here, present yourself po, and say hi to the people. Okay, palakpakan po natin mga kababayan. Malakas na malakas. Yan po. Sa pagtutulungan po ng PCM, ng Prongdi at ng PDP, ay nagawa natin ito hindi lang dito sa Tacloban mismo, kung hindi buong Region 8. So nanggaling na kami sa apat na provinces ng Region 8. Galing kami ng Northern Samar, which we had a rally in Katarman. And then we went to Cagbayo, we went to Catbalogan after that. That was for half a day only. So you could just imagine kung gaano ka-hectic yung schedule kahapon. We finished doing the rally in Catbalogan at around 10 o'clock in the evening. And then nag-dinner po si Senator Manny Pacquiao and party mga 11 na po ng gabi. Ganon talaga kasidhi yung gusto niyang makita ang mga tao. And same with the people, na even umulan, gumabi na, gutom na, still naghintay pa din po siya. Dito po tayo. And then this morning we went to Borongan. We traveled from Catbalogan to Borongan. That's 3 hours drive. And then ni-wrap up namin lahat doon just to be here in time for the grand rally ng Region 8, which is here na in Tacloban. So, Pastor Jerry, Pastor Freddy, Pastor Harry, please say hi po to everyone. Good evening, everyone! Mari! Mari! Thank you so much sa ilang sandali darating ng ating napaka mabait na kandidato sa pagka-presidente. Ako'y nagpapasalamat sa bawat isa sa ating ngayon na nandito tayo. Pinapakita talaga natin yung ating taos pusong pagmamahal para kay Senator Manny. At maraming salamat kahit sa alam ko tayo lahat ay excited na makikita na natin siya. Sabi ko sa sandali, darating na talaga. So, maraming salamat, maraming salamat. Thank you so much. Again, maraming pong salamat sa Diyos at isa pong pagkilala rin sa tatag at katapatan ng ating pong Regional Director ng PDP. Ma'am Elvira, we recognize how you work so hard and faithfully support our man of destiny. Isang malakas na palakpak para sa PDP leadership. Ito rin nga po mga kasama na nasa Prongdi and PCM and all of the parallel groups. Kasama po ang grassroots and all of those who love our Senator Manny Pacquiao. Salamat po sa inyo. Hindi pa po sa inyo galing pa ng summer, hindi pa galing po sa ibang munisipyo around Tacloban and Leyte. And hindi pa po galing po ng Abla, Maybay, and Salalite. And you know, this is something po na hindi na hindi na magigawa lamang para kay Senator Manny Pacquiao, wala dito para sa ating kapayan. Ako, labi rin sa kapatid. Meron lang pa-upo sa isang design sa mga ito. Upo na nun, dipinuod
Kinakilala ko ang tripod. Kinakilala ko yung tripod. Ato yung tripod. Kinakilala ko yung tripod. Ang silingiling ako rin makikita kang Diyas. Pag-interview ko sa inyo lahat. Kung nag-resummer ko ay parang MP. Amin ni Himaritens. Hindi ako nag-resummer. Yes, okay. So, we are here for our beloved president. Ito na yung test natin ang power na isang buong full-blooded Christian na president ng Pilipinas. Full-blooded na nagpapahal sa Pilipinas. Kaya, mga katakuman, ito na ang test natin. Pinagyan sa balutan natin ang ating man of destiny, Manny Pacquiao. Para kayo na yung presidente. Woo! Sige, come on! Para sa kanya ito, para sa natin, at isa lang para sa ating po yan. Okay, yeah, maraming salamat po at yun lang po na ipapaalala ko lang sa inyo dahil hindi po ako makahataw magsalita dahil gawin ang sanay ako na nakaupulang mapag-nagsasalita di kalula doon sa kasamahan namin na very energetic talaga magsalita talaga pang-konsyerto yung kanya mga panahal kaya ako sino ko sa mga ganito lang kung spontan yung mga takot-chabigan. Okay, so paalala po mga kababayan, uulitin ko po sa inyo ang aming pong pagbiles, ang PDP Gears. Yan po, ikawalo po sa maluta. Ibuto po natin yan. At pagkatapos, ang aming senador naman sa darating na halalang sa binay, walang iba si Senador Tots Marbo. Huwag niyo po kakalimutan yan. Ilagay niyong panalo yan, namin yan ay lalaban. Ipaglalaban niya. Ayun. Okay, mayroon na ako dito pagkausapin. Mas maganda, sino dito ang mga Pacquiao? Sulit! Halika! Halika po. Ayan. Si Ate, napakataos ng gawin. Ako pa ko, nakakaya naman. Okay, taga saan po kayo ate? Paglalaban Pacquiao. Ang pangalan, taga saan po kayo? Yes. Para nawawala si ate ah. Tagadiin ka mo. Tagadiin niya Tacloban. Tagadiin ka din ha Tacloban. Pacquiao kita madalo. Magdalo ng Pacquiao. Oh, tingnan mo niya. Napakalupit. Nawawala kami sa usapan namin. Nasa Tacloban ako, sana sa Bohol. Para layo eh, no? Okay, isang tanong ate. Eh, sandali muna akong mga gawin. Kung ano mo, mga agawan ng jowa, pwede relax lang. Okay, tanong mo ate. Bakit si Pacquiao o sa waray, nano anim sura? Si Pacquiao, itaglaban nyo! Diba? Diba? Dali mo na, ako Pacquiao, nanano yung sura. Diba? Ulit ha? Sa Tagalog ha? Bakit si Manny Pacquiao sa waray, nano iyo sura? Kasi! Pacquiao ang magiging pangulo ng Pilipinas. Susuportahan mo ba? Okay, in Bisaya, Iwaray. Ate, kung pinarigo ka na, mahumot ka? Hindi po! Di ba? Nasa ligat pina siya. Ako, nagpito pa rin. Di ba? Grabe. Talagang sulit ang kiyaw. Ipalit ang microphone ko. Nawawala rin yung microphone. Nasa Cebu. Ah, ito na. Salamat ate. Okay. Ganda. Halika ate. Tinatanong ko ha. Okay, tatanungin ko. Si Pacquiao ay napaka mabait na tao. Sa waray ha. Kung ikaw, magkakaya ng video, ang aming humuhod. Lahat!
Malapit na sa Naga City. Malapit na siya. Mali! Mali! O tingnan mo, nasa Tacloban City ako, mapalapit na sa sarili nila. Nasa Naga City na. Okay, tatanungin ko ate. Ha? Okay, isa talaga na. Pumunta na si MP, ha? Okay. So, si Chinky maganda sa Tacloban City naman. Kung ikaw mausay na naman. Okay na lang ligyan! Parang palang po natin! Sino na lang palang pangyayaw? Parang paulaw, parang tingna! Excited na ba mga nangatakloban? Patutuloy yung mga palapay, alirahan. Alam ko po na titiliso na medyo katilisin na kamay. Hopefully, nagsatapin kayo. We want you to stay. Ay, pakarating na po sa... We declare na sana pabigyan ka ng ayos sa weather ng Panginoon pagdating niya dito. We declare, Lord, we ask for prayer para sa weather natin ngayong gabi. Para ba makapalot ang lahat. Okay ba tayo dyan? Okay na lang! Sige po, papunta na po dito ang ating Presidente Manny Pacquiao. Handa na ba kayo, Tacloban! Mikropon na, pakitaas ang volume ng mikropon ako. Thank you po. May dalawang linggo pa ako sa kampanya nito. Sige po, I ask na bibigyan nila magandang weather at syempre kami po nagpapasalamat sa aming pong walang sawang suporta ang Toyota Tacloban, Tacloban, malapakan po natin ang Toyota. Salamat po, salamat po sa inyong suporta po ngayong gabi. Thank you so much, Toyota Tacloban. Thank you. Papatingin ko lang pala, papatingin na po sa dito, relax na kayo, naka ano lang yun. Ay, nako, andyan na! Nakikita ko na sa likod! Walang bira, nasa likod na si Manny Pacquiao! Meron mo, hindi mo ko lang bibiro. Andyan na. We'd like to say thank you sa friends of Manny Pacquiao Support Group, Regional Director Ellen Carolasan. Salamat Miss Ellen, and of course, sa ating chairman na si Tito Polistico, and of course, PD Cares, partners, maraming salamat po. Tacloban! Pag sinabi ko, Mali, ang sigaw ng lahat ay Pacquiao! Mali! Toyota, Tacloban, thank you. Sa lahat po ng mga nagsara, nandito na po siya. Ilang sakit na lang, konting tiis na lang talaga at marinig na po natin ang napaka-importanteng mensahe ng ating Presidente Manny Pacquiao. Sa lahat po ng mga kababayan po natin, makiusap na po kami. Ang RTR po ay nakikiusap ang bayan po natin na Tacloban, huwag po tayong magtapon kahit saan. Ipapasura natin, huwag po natin itapon kahit saan. Dahil po si Manny Pacquiao, disiplinadong tao po yan. Sana ganun din po kayo na nagmamahal kay Manny Pacquiao. Okay na ba, Tacloban? Okay! Mukhang palapit na! Mamaya natin papagawa ko yan. Yung mga cellphone natin ay charge na, recharge. Sige! Kailangan ko na ngayon ng ilaw! Ilaw, Tacloban! More lights! Ilaw, Tacloban, ilaw! Pwede na ako makita ang inyong mga sugat! Sugat! Money! 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 Money!
Let's go!
Thank you.
Sige. Okay. Mga taga-Tacloban, na eto yung pakiusap ko kanina. Kunin niyo mga cellphones ninyo. Ipakita natin sa buong mundo sa Pilipinas kung gaano karaming pwersa meron dito sa Tacloban. Ilaw! Suga! 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 Tacloban! Paki-off po ng light. Paki-off ng light. Para makita ni President magpakiyo. Ilaw! Tacloban! In behalf of course, sa ating pupapati na Presidente Manny Pacquiao, nagtag po natin ngayong gabi na dito po sa Tacloban City, panalo si Manny Pacquiao! Okay, maraming salamat po. Paano po tayo? Salamat po, sir. Salamat po, pakain po tayo. Ilaw po, ilaw po kasi. Sir, pakakala po para sa ilaw. Ilaw, ilaw. Ilaw tayo, ilaw. Ilaw, please. Ilaw, please! Ilaw, ilaw! Ilaw sa stage! Ilaw sa stage! Magsipo na lang po tayo. Salamat po. Ilaw sa stage, please! Ilaw sa stage! Ilaw, please, sa stage! Ilaw! Ilaw, please, ilaw! Okay! Sir, salamat po. Dito na po tayo. Sa po sa mga nandito ay mga audience po tayo kung sa kapanood yung mga dito po ang bisita. Salamat po ng mga ay thank you ang bisita sa ate at as po ayun po salamat po tayo hindi na yung mga kusin mo baba po tayo ang hindi ko bigamay na bukod na lumay hindi ko na baba po tayo pupunay 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 nandiyan sa baba si Manny. Gusto ko marinig ang tingin ninyo. Tacloban! Iroh! Yes! Doon muna, doon! Sa gabi nito, napaka-importante po ito para po sa ating bayan. Dahil ang taong nakakarapit po na mga taong nag-iingat kasama po natin ngayon sa baba! At siyempre, gusto po natin simulan ang gabi nito sa isang pagkasal. Pakiusap po, pupunta tayo. Makaliyo ang ilip ng grupo para mayroon ka lang sa kanasa. Okay. Simulan po natin itong gabi ito.
Marami pong salamat. Hanggang lang yung kamay, hindi ko pa, marami mga pumasakan sa iyo. Apa, ako isa pa, mga nanay, ipapasok ka dito na yun, para ako na. Upo muna. Upo po tayo. Yung mga nasa nito, upo muna tayo. Upo na po. Lalo pa po sa tubangan. Lalo pa po sa tubangan. Hangin ka. Hangin niya. Hangin niya. Lingkutan. Hangin. Hangin ka. Hangin ka. Hangin ka. Dito kayo sa harapan para makita ng mga tao. Upo po tayo. Ang sana. Upo ka tayo. Upo na tayo. Upo na tayo. Upo na tayo. Upo tayo. Mga babae na sa Tacloban! Gimana sa ito di bahagin tayo? Upo na tayo. Sige po. Upo na. Upo na tayo. Upo na tayo maayos. Ngayon. Upo na po. Okay po. Upo na tayo. Upo po tayo. Kung makita po tayo. Salamat po. Maratang ang Tacloban! Gusto ko mariling ang isang masigabong palakpakan sa lahat! Mas na dyan! Sabi po sa gabi ito, importante kayo, napaka-importante itong gabi ito para po sa ating bayan. Kaya po, sa ipinakita niyo pong pwersa ngayong gabi, kami po ito sa pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, mga taga-Tacloban City. Para po simulan natin itong gabi ito, bitawanin pa isang tao, katugunin pong wala ito na nawatan po po bilang sa ito po ng ating pwersa. Palapakan po natin, kuya, live ako, kuya, ayaw din na. Waray pulis din na, live misya kami. Uy, live kami. Sumisiksik naman kayo, uy. Salamat, Joy. Mau pa yung gabi, hayo ka na. Hala ko siya rin. Mau pa yung gabi, hayo ka na. Taga, isang sama ako. Naging gobernador ako, kinulog ako mo, marakinig ako. Kuya! Adjust backward, please. Ako, regional. Day, pagday, sandigi, day. Mapasok, day. Kita matutuhay kaya po ang mga tao dito na ito ay mga tao.
Hinahadlok kami sa diktadura ng panggobernuhan. Hinahadlok kami. Hindi rin kami magdi kami magyakan, pagkontra ng mga abuso at militar, pagkontra ng mga abuso ng mga pulis. Napagdaw ako! Pagsirin nga katulong ko como Pilipino at sumatid na matulang. Di ka mo mga kasakay ng Tacloban, iyo obligasyon pagsumat, di ka matuulan ng pagsunod, di ka matuulan. Dito, ang ibang lugar na ang kinagduan, bisang kung puno hila, baga, maa, bisang kung po at kung plaza. Masyado sila ng mga respetado. At akong pagkulaw, kaman ni Pacquiao, respetado. Respetado na tao, pwede na ito maghahambog, kapuklos na kalibutan. Mga kasamayan, kaman ni Pacquiao, ang buton na angay na itong superman. Nakakaintindi ako, ito na yung isang tumento. Pero, como human rights lawyer, susunod ako ang mga tuwan. Kasi walang makita yung mga tao, kawawa naman. Should show the way, should lead the way, and go all the way. Dearing ako kayo ng leader ng you do what I say, do not do what I do. Ano nga dito natin mga leader natin? Ito ang pag-leader na yung hababala. Ayaw na kita pagbayad ng mga boys. Ayaw na kita magsumas at kapatulan. Ayaw na kita maging maupay ng Pilipino. Importante magdaugla kita ang magkakuha natin. Yun ito ang maupay mga kasarkayan. Mga tuhay kita ng mga Pilipino. Dini na siniralan sa Bisayan. Pagsusunat ako sa iyo na duha pala ng mga senador ang taga Eastern Visayas. Mga taga Calbayo, Tira Rosales, Mendy Abrilino. Muli mo ako bubuligan pero ito mag-representar ang Region 8 como senador. Nang karuyag pagsumata iyo, lahir ka mong magbakasol kaya ako marunong magaling at saka hindi ako nahadlok pakigbiso di ka matuuran. Thank you, wow! Pinagbili niyo hindi magkakalaw hindi ako niyo nagtuwa sa iyo. Thank you, wow! Kaya ako tuyo hindi ako yung malakadaon kung masinador kundi karunan ko na maging productive, maging outstanding senator na iyo dadasig din hi ha, lately and recently. Ang natin akong katuyuan ako na sinusuportahan ni Manny Pacquiao. Kaya akong kinita aliyo plataforma na baguhon ang dunot napakadunot na sistema ng politika ng panpolitika. Iatong panpolitika bini ipakarto hindi ka mabuasin ipakarto hindi ang bursa. Picture ako. Inaapong panmulitika, inaapong magturoy kita ang usan na leader na atong ministrito. Inin na leader na ministrito, ipukos na naso. Kaya pananglitan, pananglitan, ako nagpupursige ang West Philippine Sea. Dili ang irispetado, ito ang atong leader pagkatauan na ng hindi pamamatian. Amo ito ang minasuportar ako. Kan Manny Pacquiao. Di Manny Pacquiao, karulayag niya, mabati ka mo kanina, iya, ginplaplano ngaan mga kawatan sa gobyerno. Isunod sa karsel where they properly belong. Naaay sila sa bilanggoan ng mga kawatan kaya nagsiservisyo sa publiko. Di hiraangay magservisyo kung nangira
ang ira katuyuanan pagpadamihan sa laki din ni Halira Bursa. Ang katuyuanan ni Manny Pacquiao, pagservisyo, 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 na iyo, nilip pagservis me, servis me, servis me, servis me, servisyo po dito. Amol ton, aton, binuhuna-una na pagbubuhaton ni Manny Pacquiao. Pacquiao na, una na may takot pagkabulid kung pananglitan niya ako sinalog. Nang magpapahin ako, maram ka mo mga kasangkayan. Dibila ang Pilipinas, may takong konstitusyon na banggit yung graft and corruption. Ano ang inyong binabanggit? Kay ano? Dala kay Suprana ang corruption. Dindi sa Pilipinas, grabe na itong corruption. Ano ang siring ang konstitusyon? The state shall maintain integrity and honor in the public service and shall undertake ito pamatik mo and shall undertake effective measures against corruption. Ang akong plano kung ikaw a Pilipino kandidato ka, alimo pagpahin ang certificate of candidacy, kinahanglan i-attach nimo ang imo salin, ang statement of assets and liabilities. Kaya ano? Para himaruan, kung pinapala kabulan, pinapala katuig, damo na nagiging bilyonaryo, damo na nagiging rikuhanon, siyang may tibabaruan natin, pinaagi ang pagpahin ang salin. Tinutumin natin, hinumdumin natin na ito natin katuyuanan mga kandidato mani ay mga tao pag-representar natin pag-representar kin maupay kabubuhasyon pag-representar kin kinuhay ng panggobernohan diri nga masyari magdaugunan ni ako mamalunan na kamo itakot kinalok diri maupay masyari kadaga akilaan ng niyo ay kunan na niyo gastos lulubibibihong ko pa babayaran pa ako and inayin sa laki inayin sa laki butosin kami that is wrong mali ano yung diri na siya naging pagbuhan natin mga kaganak ang atong mga teacher ang atong mga parents ano ang naging tututo ang maupay ng pamatasan ang maupay ng pamatasan na responsibilidad at maupay ng Pilipino ang pagbutos ng tinuhay na diri ay influensya ng salapi. Ayaw, ayaw, ayaw kamo si Reina. Dala kay kilala namon sikat, sikat nga kandidato, damo pa naman itong kwarta, ada kami bubutos sa iya, bisan punatat sa kitahay. Mali, mali, I am a teacher and I will insist that you go for good manners and right conduct. Pati anak ton mga kaganak, anak ton mga kaganak, masiring, anak, ang honor, ang integridad, mas mahal, mas mga importante, kinabuhi at mismo. Honor and integrity are more important than life itself. Ano ni Manny Pacquiao na representan yung honor ng integridad? Hinumdumin niyo, mga kasangkayan. Ano pa? May ako pa mga plano na i-plastar dito. Na sinabi ko pananglitan, hindi ako itong bayaran. Mga kasangkayan, ako naman i-plastar ang pagbaguhan atong panmulitika. Maaram kayong mukha mo na katitimang eleksyon baralyo largo nabaya ito ang partido kung hino ang presidente nakonto ang presidente ang iya partido hindi itong tama ngayon political party system amo ang guidepost amo ang bantay amo ang surundon ang administrasyon kung pananglitan nagyaog na itong mga partido. Dili maupay na
magbabaranyo kita lalo. Amo ito ang mga kasakayan na I would like to ban political tenkotism. Itong nabaling lalo, kay Masari Ahaya, ibang kapatido dito kita kahiyan na daw. That is wrong. Hindi itong tama. Mga kasangkayan, lalo pa ito ako masasabi, pero maaaram ako na kuroid ninyo. Pamatiyan. Ano? Ano? Ang iyo, kuroya, pamatiyan na. Hey, chingki. Dito ka ba? Dito ka ba? Pero ito, Lipay kaigo ang nangitang tagong tanan. Ina-smile. Ina-wave pa
sabihin, nagmahal din mo kay Manny Pacquiao. So bago ang tayo, pasalamat ko sa Ginoo na gitagaan ta maayong nga panahon. Ug nakita-kita ta karong gabi, siyempre, bago ginang tanan ako yung pasalamatan na ako buhay na Ginoo. Kay kung wala siya, we are nothing. Tama? Nakakatapan ng puso na makita ko kayong lahat ngayong gabi ito. Daghan tayong salamat sa inyong pagmahal o suporta. O karon, naanaman yun ko din sa inyong atubangan, nagahang yung yun ka ninyo. Nagahang yung ko sa inyong mga malungong kasikasin. Natabangan na to si Manny ng mudaog karong May 9. Karong pa lang, nagpasalamat ako sa inyo ha. Kasi sa inyong presensya karong gabi, sa pagtanggong din inyong karong gabi, kapalong ko ang inyong suporta na kay Manny. Hapit na ang May 9. 11 days na lang. So ako yun, nagahangyo ka ninyo. Tagaan na to siya chance na magservisyo sa inyo, ha? Nga tinutanay! Nga tinasing-kasing! O nga itahadlok sa Ginoo. Gusto pa na to ang atong leader na itahadlok sa Ginoo? Kaya maugit na ang naa sa Biblia. Gani igingon dito nga, blessed is the nation whose God is the Lord. Ang leader nato nga ginauna ang Ginoo, tapos ang katawhan. Tama? Kaya kung ang leader nato na Ginoo sa iyang kasing-kasing, dili gyud na mangawat, dili maghimugdautan sa isig ka tao, o andang nga mutabang sa iyang isig ka tao. Tama? Si Manny, katong iyang pag-decide nga magdagan bilang inyong presidente. Ako yung asawa for 23 years. Proud kay Koy for 23 years. Sa hirap at ginhawa, mag-ininungay, di ba dapat mga mag-asawa? Wala inja-inja, ahaw-ahaw ani. Kailan lang mag-ininungay yun? Sa hirap at ginhawa, ako nakasuporta yun sa akong bana. Kaya kapalungkot sa kasing-kasing ni Manny. Bisan wala pa siya napasok sa politika, ang iyang binaguhan sa vaccine taon. Grabe yung graphisay, 2 months na diin niya magkita. Agwan na lang. Wala akong among anak, 5 feet buo. Kaya pag mag-vaccine, kung iyang alabay, manang-out niya 6 rounds, ako ama ng the rest of the rounds. Kung kanya niyang inihaguan sa vaccine, yung kamong yung siya maayo para sa bansang Pilipinas na proud yun ta, na naisa ka Pilipino, na nakilala sa buong mundo, di ba? Tungkol sa pagmahal niya, kanatong tanan. Kung kanyang hinaguan niya sa vaccine, ang 50% yung anak, ginabaling na mo sa tao. Kinunanay yun na siya, saksi ang Ginoo anak. Nagahatag big balay sa hinaguan ni Manny, libre, walay bayad. Pati pagpa-eskwela sa mga kada estudyante sa tibuok pamilya. Thousands na. I love you too. Thousands na among napa-eskwela. Na libre din na ang hinaguan ni Manny sa boxing, ang iyang dilaan, ang iyang buhatag. Nagkinasing-nasing. Kaya kami, kanang magbasa dito ang Bible, ma-realize na mo na ang ginabuhi na mo din sa kalibutan, lumalapay lamang. Tama? Wala takapalo o kanisa takuhaon sa Ginoo, mitras buhi kami. Ang among mabilin lang yun, o among ma-ihatag, ma-commitment tama sa Ginoo, sa inyo ha, kanang tigod kanay na pagtabang sa mga tao na kinasing-kasing. Kalami paminawon ng God, hindi ka na makatapang, hindi ka pa sa mga tao nga naka-smile, or na, kunya, kumakad tumiglaing lugar, mayingon nga,
Senator, ako kaya itong napaeskwela ni mo, nag-graduate na ko, nagtrabaho na ko ngaroon tungkol sa inyong libre nga paeskwela. So lang may kayo paminawa sa among kasing-kasing. So kanay, kanyang pagdaga ni Manny, kinasing-kasing yun. Na commitment na ako sa Ginoo o sa inyo ha. Kaya ako nag-ahamyag yun sa inyo ha. Kung inyo siya ibutang din ha, gusto na mo nga maiahong yun ang pagkatao sa kahirapan. Kaya tira ka nagitan. Si Manny, grabe yan nagian sa iyang kinabuhi. So naramdaman niya, na-feel niya kung unsa ang maramdaman kung naghihirap ang tao. Tama? Kanang kapubrihon yung napubri kayo, usahay walang makaunsay sa kaadlaw. Ana ang giyagian niya. So karon, kung mo po nag-giyagian ninyo, naramdaman na ni Manny, so na-feel din na niya. So siya yun, kung mabutang niya sa Ginoo, God willing, andam din siya sa pagtabang kaninyong tanan. So ako, nag-ahangyog yun kay ninyo sa May 9, kung sa inangkay ni Manny sa balota. Number? So number 9, ayaw din itaw niya siya kalimpin. Kiniiyahag yun, kinasing-kasing. Kung siya yun, ang ginaingan ako sa tanang katawan, ako, living witness, mag-testify bilang niyang asawa for 23 years. Nga busilak yun ang kasing-kasing ni Manny Pacquiao, labi na yun sa pagtabang kaninyang tanan. So, daghan kayo salamat! Daghan kayo salamat sa inyong paghubungpa ka na mo o sa inyong suporta. So, masahan ba naman sa May 9? So, daghan kayo salamat, magatang at loban. God bless us all. Thank you. And last na lang. Gusto pa ninyo yung kanta ko? Isa lang ang kanta. Sige, yung kanta ko para kaninyong panin. Gusto ko manaog. Kaya para mag-wave ko sa inyong kandara. Para makita kita mo. Salamat din kayo. Mami Pacquiao, 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 Mami Pacqui
Gutierrez, of Rimon Gutierrez. And of course, Rupa Gutierrez. Paminaw, mga taga-Tacloban, nakipabuhat sa inyo ha. Pag-usagin ko, panalo ang mahirap, musagin mo talang panalo ang mahirap. Okay lang ba? Panalo ang mahirap! Panalo ang mahirap! Pero ang totoo lang, lamang po ang mga mahiraman. Bakit kaya, kung ika'y mahirap, wala kang alam. Lagi na lang minamaliit, ginigipit. Panahon na po na maglagay tayo ng presidente sa Malacanang na galing po sa hirap. For God and country, Tacloban, please welcome our incoming president, President Manny Pacquiao! Malusog ng pangatawan, iniligtas tayo sa kapahamakan. Lagi po talagang natin pasalamatan ang Panginoon sa anumang panahon. Pasalamatan din natin ang ating butihing Gobernador Leopoldo Pitella, sa ating butihing Mayor Alfred Romualdez, sa ating Vice Mayor, sa ating Vice Governor at mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga PDP Laban Officials, mga Manny Pacquiao Support Groups and Volunteers, Juan Pacman Parteles, PDP Cares Parteles, Buhay Parteles. At sa aming susunod na maging senador, ang inyong karangalan dito sa Visayas area, kailangan supportahan natin at ilagay natin sa number one, walang iba kundi si Lord Barbo. Sa ating magiging senador, Lauren Ligarda. Sa ating magiging senador, Tigamar Binay. Sa ating magiging senador, muli, Chase Escudero. Sa ating senador, ibalik natin yung supuesto, ang ating brother in Christ, walang ito ako ni si Joel Villanueva. Sa ating kaibigan, kumpare, walang ito ako ni si senador Jimmy Ejercito. At higit sa lahat, ilagay natin sa Senado ang tagapagtanggol ng mga naapi. Walang iba kundi si Rafi Tolpo. At ang ating Vice President, Lito Atienza. At siyempre, sa aking may bahay, hindi ko pwedeng kalimutan, pero kung malakas ang inyong palakpak, pagtawag ko sa pangalan niya, ay baka kumanta siya ulit. Okay. Wala ito kundi si D.K. Zamora Pacquiao. Sa ating bisita ngayon, nandito ngayon si Arabel Rama at sa ating mga kasamaan na nandito sa likod. Hindi ko na siguro isa-isahin pa. Bayan! Gusto ko lang po hingin ang inyong atensyon sa loob ng 15 minuto. 15 minutos na! Para paminaon, pakinggan ninyo ang ating advokasya para po sa ating bansa. Para matulungan natin ang mga mahihirap na tao. Bayan, ilang eleksyon na ba ang lumipas sa bayan natin? Marami na. Marami na. Marami na, sir.
ilang eleksyon na ang lumipas sa bansa natin. Bawat eleksyon ang mga kandidato ang gaganda ng mga plataforma sa ating gobyerno. Ang gaganda ng mga pangako sa ating bayan. Pero ang tatlong ko, bakit naghihirap ang sabay ng Pilipino? Bakit palubog na palubog sa utang ng ating bansa? Bakit maraming mga kababayan natin ang nagugutom at nahihirapan sa buhay? Alam mo, sa totoo lang bayan, sa malinis ang dekada kong pasisirbisyo sa ating gobyerno, nakita ko sa aking mga mata ang korupsyon na nangyayari sa ating gobyerno. Bayan, pag ganito palagi ang napangyayari sa ating gobyerno, wala tayong asahan na magandang kinabukasan. Yan po ang pinagkakonsen ko. Si Manny Pacquiao, hindi na kailangan lumaman pa. Hindi na kailangan sumikat pa. Ang aking labang na ang mga mahirap na katao na katulad ko, na pinanggalingan ko, yung mga kasama kong nahihirapan sa buhay, nagugutom. Gusto ko naman guminawa sila at matikpan nila ang ginawa na tikpan ko sa buhay. Yun po ang ating hangarin. Hindi ko na po kailangan pangyumabang, hindi ko na kailangan sumikat. Ang gusto ko lang na makita ko rin ang aking mga kasama kung saan ako nagdaman na umasin ko sa buhay. Itong laban ng Manny Pacquiao, revolusyon ito para sa mga mahirap na tao. Revolusyon ito para mabigyan ng katarungan at umunlad ang pamumuhay ng bawat Pilipino na naghihirap. Alam niyo ba, bayan, bakit ganito ako ka-passionate na ipaglaban ang mga mahirap? Alam niyo ba sa totoo lang? Alam niyo sa totoo lang? Kasi ako, dumanas akong matulog sa kalye. Dumanas akong tubig na inumin ko dahil walang pagkain. Ganun ang aking naranasan. At yung bangungot sa buhay ko na nangyari, hindi ko makalimutan yung nangyari sa buhay namin. Isang araw, alauna-imitsa na ng hapon ang aking kapatid na 4 na taong gulang, maglilimang taong pa lamang. Iyak nang iyak, gutom na gutom, mama, pagkain. 1:30 na mo, hindi na after na. Wala kaming almusal, wala panahalian. Wala pa kami kain. Gutom na aking babatid. Kami lahat gutom na. Iyak nang iyak. Tapos, mama, pagkain. Ang sagot ng mami namin, tumutulo ang luha. Mga anak, anong gagawin ko? Wala kang pera pang bilhin ng pagkain. Uminom lang muna kayo ng tubig. Baka mamayang gabi magkaroon tayo ng pagkain. Alam nyo, bayan, sa totoo lang, alam mo bayan, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo na, kahit ilang bilyon pa ang mahawakan ni Manny Pacquiao, kahit anong tungatong pagandakumpay ni Manny Pacquiao na nabot, ang puso ni Manny Pacquiao manatiling mahirap katulad ng mga kasama ko. Laban para sa sabayan ng Pilipino. Kaya sinasabi ko, ang laban ni Manny Pacquiao, revolusyon ito para sa mga mahirap na tao nang sa ngayon, magigyan na magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. Kaya bayan, bigyan niyo lang ako ng 6 na taon. Total, ilang dekada na natin silang pinagbigyan. Ilang taon na natin silang pinagbigyan. Ano nangyari? Bakit nakirap ang ating bansa? Ipinagmamalaki nila yung mga diploma nila kiso Harvard Graduate, kiso Georgetown, kiso Boston University. Asaan na bakit nakirap nagugutom ang ating mga kababayan? Bayan! Hiniling ko sa inyo lahat. Bigyan nyo lang ako ng 6 na taon. Makikita ninyo ang comparison ng leadership ng isang tao na nanggaling sa pirap, nagutom at inangat ng Panginoon at nagbigay ng karangalan sa ating bansa at magsisimpisyo at tutulong sa taong bayan. Kaya natitiyo sa pag-
dyan ang mga kawatan sa gobyerno. Pagsimali pa kayo! Ayaw! Nandito man yung mga TV mo dito, naka-record. Ang simple niya naka-record. Mark my word! Pagsimali pa kayo, naging pangulo ng bansang ito! Ipapakita ko sa inyo yung mga kawatan niya sa gobyerno magsama-sama sa kulungan. Magdasal na lang kayo! Magdasal na lang kayo na hindi ako manalo. Kasi kung ako ilagay ng Panginoon dyan, maniwala ka sa akin kahit mayaman pa kayo, kahit anong yaman nyo pa, hihilahin ko kayo papuntang kulungan para makulong naman kayo. Yan ang pangako ko. Yan ang commitment ko sa Panginoon at sa taong bayan. Kaya bayan, pagbigyan nyo lang ako. Pagbigyan nyo lang ako. Ipakita ko sa inyo na hindi lamang sa sulong ng ring ang legacy ni Manny Pacquiao, pati sa labas ng ring, makapaglagay ni Noong ako, makapag-bootup naman ako, makapag-establish naman ako ng legacy ni Manny Pacquiao pagdating sa pagtulong. Makikita ninyo ang puso ni Manny Pacquiao. Maalala ko lang, bayan, maalala ko lang, nung panahon ng Yolanda, yung panahon ng Yolanda, inikot ko yan mula Giwan, Mercedes, papunta dito sa Tacloban, hanggang Ormoc. Alam nyo, natulog pa ako sa tent kasama ang mga tao at nag-iingat pa kami. Nag-iingat kami sa sitwasyon na nangyari. Nagkukwentuhan kami. Sabi ko, huwag kayo mawalan ng pag-asa kasi ako rin lumanas ako matulong sa kanya. Huwag kayo mawalan ng pag-asa kasi naranasan ko rin magutong. Ako, hindi lamang 15 million na binigay ko nito. Hindi lamang 100 million. Marami ako binigyan nito. Para malaman nyo lang. Kasi ang mga tao, sinasabi ko lang yan bayan, patawarin ako ng Panginoon. Sinasabi ko lang yan sa inyo, kasi yung mga kawatan yan sa gobyerno, sinisiraan ako, sinasabi, ano bang nagawa niyan? Ano bang nagawa niyan? Eh, ang nagawa ko lang naman po, nangibigay ako ng libreng tahanan, libo-libo na pong pamilya na bigyan ko. Kaya bayan, yung pabahay ko, yung mga phone na pinapilapan ko sa inyo, itong phone na pinapilapan ko sa inyo, yung mga walang bahay, hiling ko lang sa inyo, itabo nyo lang yung ID nyo, itabo nyo lang yung ID nyo, kasi kayo ang unang mga kabitisyo, kaya panalo natin itong tao na ito, i-implement ka lang yung pabahay. Pabiling ko lang sa inyo lahat. Bayan! Alam ko na hindi lahat dito ang puso para kay Manny Pacquiao. Pero kung kayo nagigilap, kung kayo walang sariling tahanan, magpilap lang kayo ng phone. Simula ko akong pipiliin ang tao na pwede na tutulungan. Basta ang mga Pilipino na nagigilap, tutulungan ko po. Yan po ang mission ni Manny Pacquiao. Wala po akong self-based interest dito. Wala pa akong self-interest dito sa pag-servisyo, kundi mapaunlad lamang ang aking mga kababayan, mapaunlad ang ating bansa. Kaya bayan, gusto niyo ba makulong yung mga salon sa lipunan? Gusto niyo ba makulong na? Para ang bayan ang hunan, para ang tao mabigyan ng trabaho, para lagasin natin ang ating ekonomiya na makapagbigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino. Ang pinaka-importante talaga, ang pinaka-importante, sariling tahanan at trabaho at hanap buhay. Kasi may mga pamilya na hindi makapagtrabaho, gusto lang ng hanap buhay. May income, may makain 3 times a day, may makain sila pabili ng pagkain. Ganun po. Maaring hindi nyo po naranasan ko. Maaari hindi po ang dinanas yung matulog sa kanya. Ako po natulog sa kanya. Ako po naranasan kong tubig lang inumin para lumintas yung gutom. Yan po ang aking naranasan. Kaya po, tayong lahat magsama-sama, ito na po yung tunay na pagbabago. Dahil ang gusto ko po, pag tumanda ang Manny Pacquiao, pag tanda ni Manny Pacquiao, ayaw kong pagsisihan yung mga tao na lumipas sa buhay ko na wala akong nagawang tulong sa kapwa ko. At pagkinuha ako ng Panginoon,
Gusto ko marinig sa Panginoon, sasabihin sa akin, well done, good and faithful servant. Come and talk to my power boys. Yan ang mga gusto ko marinig. Galing. Yung po ang gusto ko marinig. Yung pera dito sa mundo, kahit anong mangyayaman mo, ano man kasikap mo, pag ikaw mo wala, wala kang madala kahit piso. Kaya, sinasabi ko sa mga bilyonaryo, kriminalyan, mga mayayaman dito sa bansa natin, oy, tulungan ninyo mga kababayan natin na nagugutom, nahihirapan sa buhay, i-share nyo yung blessing nyo. Kasi kayo, pag namatay kayo, lilipas lang kayo dito sa mundo, pag namatay kayo, kahit piso, wala kayo madadala sa kayo. Wala kayo madadala. Kaya habang nandito pa kayo sa mundo, habang malakas pa kayo, gawin nyo na yung tama. Gamitin nyo yung lakas ninyo. Gamitin nyo yung pinagkatiwala ng Panginoon sa inyong kayamanan para matulungan natin ang ating mga kababayan at umunlad ang mga Pilipino. Yan po, bayan. Pagdating na panahon, pagkapanalo ko, lahat ng mga senior citizen libre hospital. At yung 500 ninyo na matatanggap, yung 500 ninyo na matatanggap, buwan-buwan, gawin natin 2,000 para pambilin ninyo ang Diyos. At hindi lamang po, yung salary stabilization, kung anong rate sa Maynila, sa sweldo, ganun din ang rate nito sa pulisya. Gusto ko, kay Manny Pacquiao, ayaw ko ng pamilyang Pilipino na walang sariling tahanan. Ayaw ko ng pamilya na walang trabaho at walang hanap buhay. Kaya bayan, samahan niyo ako ngayong May 9. Number 9 po sa balota si Manny Pacquiao. Bigyan niyo po ako ng 6 na taon. Makikita niyo ang tunay na pagbabago. Makikita niyo ang bagong umaga na sisigaw na ang wala ay pag-asa. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, sir. Thank you.